Dahil naman na ipakita na o na i-reveal na ang bagong signature shoes ni Ja Morant na sa April 2023 pa i-release, na nagawang ko na rin naman yan last episode. Base naman sa Sports Illustrated, ito yung mga Nike signature shoes na mabenta ngayong Christmas season or holiday season dahil nga mga on sales. Ang una dyan, yung pinalitan ni Ja Morant sa Nike, si Kyrie, ang kanyang signature shoes na Kyrie Low 5. Isa ngayon dyan sa mabenta din at nakasale sa market. Yung presyo niya mula $120 na almost 6,000 pesos ay bumagsak sa $60, nasa 3,000 pesos mahigit. 2014, nagkaroon ng signature shoe si Kyrie, at nung 2017, si LeBron at si Kyrie ang merong highest sale o pinakamabenta ng sapatos sa Nike. Kaya maraming vibration din ang sapatos ni Kyrie noon. So nawalan naman si Kyrie ng nasa $11 million dahil sa pagkakatanggal niya sa Nike. So yung mga kasama kasi sa listahan dito, hindi yung mga bagong release talaga. Pero since October pa lang ay pinababa na ng Nike yung presyo ng mga sapatos ni Kyrie. Yung official lang natanggal sa Nike si Kyrie, nag-post naman siya sa mga bumili ng sapatos niya. Ngayon ang tanong, kaya bang tapatan ni Ja Morant ang sales ng sapatos or signature shoes ni Kyrie? Pero sa history din ng Nike, nayari sila dati kay Steph na mamispronounce nila ang pangalan nito at napunta si Steph sa Under Armour. Kung saan naman naging $1 billion ang status ng Under Armour dahil na rin kay Steph. Ang Adidas naman nagkakaproblema sa ngayon sa sales dahil naman sa internal management. At sa ngayon, free agent si Kyrie sa mga signature shoes or sa mga brand ng sapatos. Si Kyrie din ng 2019, ang sapatos niya or signature shoes niya ay tinatawag na epicenter of basketball culture dahil nga sa mga collaboration na ginagawa niya. Doon kasi lumaki ang kita ng Nike at napataas ni Kyrie ang sales ng kanyang sapatos dahil nga kasama din siya sa nagdi-design. Ito naman yung mga kasama na mabenta pa rin ang sapatos sa ngayon, yung kay Giannis, Zoom Freak 4, nasa $130 naging $107. Mataas pa rin yung presyo na yon, pero yung sapatos ni Giannis ay kasama sa dominant sales ng Nike. Isa siya sa mabenta sa mga fans. Maraming mga all-star at superstar pa rin ang walang signature shoes, pero sa Nike meron silang 23 na players na merong signature shoes base yan sa report. Nakita agad yung mga top player nila na mabenta yung sapatos. Isa pa dyan si Kevin Durant at yung kanyang KD15. Mula sa $160 or nasa 8,000 pesos mahigit, bumaba yan ng konti sa $128. Mataas pa rin. Kahit pa, hindi yan yung bagong version ng sapatos ni Kevin Durant. Si Zion kasama din sa mabenta ang sapatos niya, kaso hindi siya sa Nike Jordan brand. Pero under pa rin yun sa Nike. Yung kanyang Zion 2 ay merong kasing kakaibang feature sa sapatos, adjustable strap. Dahil nga meron si Zion na history na injury sa paa, kaya kasama yung feature na yon sa kanya. Kailangan niya kasing suotin yon kapag lalaro siya. At under contract siya sa Jordan brand. Nasa $120 yun na merong 14 to 29% discount. Kaya nakasama din siya sa listahan. Ang pinakahuli at pinakamabenta talaga sa Nike yung sapatos ni LeBron. Isa dito yung LeBron 19 Low version na hindi naman bago yon, dahil yung bagong labas talaga ng sapatos ni LeBron mahal pa. Sa ngayon, nasa $160 ang presyo ng LeBron 19 Low version. Binaba nila yon sa $90. Na meron ding iba-ibang colorway. Nang 2015, ang total sales ng sapatos ni LeBron or signature shoes ni LeBron ay $340 million. 2015 pa to, 7 years ago, at tumataas ang revenue noon every year ng 13% or mas mataas pa, na almost 44 million ang estimated na kinikita ng sales ng sapatos ni LeBron kada taon or mas malaki pa. So yan muna yung mga top shoes ngayon mula sa Nike, at tingnan natin kung matatapatan ni Ja Morant yung benta ng sapatos ni Kyrie. Kaya time!